Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusan na titirik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Anupat, hindi matignan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningan ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagwawalang bisa. Dahil dito,
masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ampuoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O puon na aming Diyos, sinagot mo sila agad at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga nagdiriwang ng kanilang birthdays, anniversaries, happy birthday po and happy anniversary. Sa araw na ito, atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo tungkol sa kautusan at ang aral ng mga propeta. Ang buong kasulatan, lalo na ang lumang tipan, para sa mga Hudyo ay napakabanal. Kaya nga ang summary na tawag nila dito ay Tenakh. Medyo technical terms. T para sa Torah o yung kautusan. Yung N, Naviim. At yung K ay Ketubim. Yung acronym na Tenakh ay sumasalamin sa kautusan, propeta, at kasaysayan. So medyo technical terms po yung ating dapat maunawaan. Ang kautusan, ang propeta, at kasaysayan ay progressive. Ibig sabihin po na de-develop from one reality to the next. Kaya po pag nagbasa tayo ng Ebanghelyo o ng anumang bahagi ng kasulatan, hindi po tayo kumukuha lamang ng isang salita at idudugtong sa isang salita. Ito po yung ating pamamaraan bilang Katoliko. We are not Bible-toting. Ibig sabihin, sinasabi dito, tapos bigla kang bibiglat sa kabila, sinasabi dito, at pagduduktungin mo para magkaroon ng meaning. Hindi ganon. We treat the gospel or the Old Testament as one and whole. Yun bang para makakumbinsi ka ng tao na magaling kang magsalita o magaling kang nagpapaliwanag, you will get one from this and the other to the next. Hindi po. Bali, ang buong kasulatan ay ating binibigyan ng halaga dahil ito ay progreso. Yung progresong ang kasulatan, ang mga propeta at kasaysayan ay tumutukoy kay Jesus. Ang lumang tipan is a prefiguration. Binibigyan niya ng saysay. Binibigyan niya ng hugis kung ano ang pupuntahan nito at ang lahat ng ito ay nakatuon kay Jesus, ang ating poong Nazareno. Progressive. Ibig sabihin, you cannot reject the first and accept the next. Dapat buong-buong tatanggapin ang mga bagay na ito. Kaya sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na hindi siya naparito upang ipawalang bisa. Bakit? Dahil lahat ng iyon ay tumutukoy sa kanya sa kaligtasan ng tao. Lahat ng mga nasa lumang tipan sa kasulatan, ang sinasabi ng propeta, ang kasaysayan nila ng mga Hudyo ay nakatuon kay Jesus. At nang ito ay nakatuon kay Jesus, ang lahat ay magbabago
dahil sa kasaysayan ng Diyos na kasama nating namuhay bilang tao at tayo ngayon ay naligtas sa kasalanan. Ganun kalalim, ganun kalawak ang gustong sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Kaya nga ang simbahan, halimbawa, ay hindi tumatanggap ng abortion. Bakit? Dahil ito ay tungkol sa buhay. Dahil ito ay tungkol sa halaga ng buhay. Dahil ang halaga ng buhay ay sumasakop sa moral law. Kung sumasakop ito sa moral law, saan sumasakop ang moral law? Sumasakop ito sa natural law. Dahil hindi natural na ang tao ay pumatay ng kaniyang kapwa. Saan sumasakop ang natural law? E di sa divine law, dahil hindi ka pwedeng gumawa ng batas na against sa natural law and against sa moral law na hiwalay sa divine law. Dahil sa kasaysayan natin, ang lahat ng iyan ay natupad na sa pagkatao at pagkadiyos ni Kristo. Ganon kalalim ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Hindi isang pitik, nandyan na yung ating kailangan. Ito ay progreso. Ito ay systematic na kung tutuusin, madali nating maintindihan. Dahil hindi ka pwedeng maging ikaw ngayon kung hindi ka dumaan sa pagiging bata, sa pagiging binata, o sa pagiging sino paman. Ang kasaysayan ng batang iyon ay bahagi ng kasaysayan mo ngayon, kaya ka naririto sa mundo. Ang poong Jesus Nazareno, kaya nasa atin ngayon, ay progresong kasaysayan ng kaniyang pagliligtas upang tayo ay magkaroon ng pangunawa sa panahon natin ngayon. Kaya mas malaki na ang ating obligasyon sa panahon ngayon. Hindi katulad ng mga naunang mga Hudyo na dahil hindi nila alam na ang kasulatang ito ay nakatuon sa kasaysayan ng kaligtasan. Ngayong alam na natin, mas marami tayong obligasyon na ipaliwanag sa iba ang tunay na kahulugan ng kasaysayan. Kaya nga po yung ating unang pagbasa ay napakaganda. Kung may kaningningan ang lumipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang Diyos ay nauna na, pero hindi siya naluluma, siya pa rin ang Diyos na tinatawagan ngayon. Kaya nga po sabi ni San Agustine, O beauty, ever ancient, ever new, late that I love you. Napakaganda nung sinabi ni San Agustine, ang kaningningan, ang kagandahan, ang katalinuhan ng Diyos, kahit na ito ay luma na, ito naman ay bago pa rin sapagkat ang Diyos kailanman hindi sakop ng ating oras at kasaysayan. Siya ay sakop natin, siya ay sakop ng panahon dahil siya ngayon ang nagpapay-ari ng ating buhay. Ito yung mas malalim na dapat meron tayo upang maunawaan natin ang Diyos sa kaniyang kaningningan. Ever ancient, ever new, na sana sa mensahe ng Ebanghelyo, tandaan nating hindi magwawakas ang lahat dahil si Jesus ang naging katuparan ng lahat ng salitang naririto upang ang pagliligtas ay maunawaan ng lahat at magkaroon ng koneksyon sa Diyos upang may pagpatuloy nating gumanap ng kautusan ng pagtuturo
at pagtupad nito. Ibahagi natin ang kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kaniyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kaniya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ang sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga, manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan, walang hanggang Ama, naway liwanagan ang iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayad mo at kalugda ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. May the mingling of the Lord Christ. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus,
my Savior, my Lord. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Ang huling pagtatala po ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat din po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobena Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula bukas, June 15, hanggang June 23, 12:15 ng tanghali. Ang simula po ng nobina ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. Sa June 24, Sabado, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating misa sa araw na iyon ay katulad ng sa Linggo. Ang ating pong fiesta mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam din po sa lahat, lalo na sa ministry at mga organization, HDN, sa mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-4 ng hapon na iikot sa paligid ng ating simbahan. At ang maringal na prosesyon po ay gaganapin sa ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Tinuturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.